pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin ay walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Mali po yun. Kaibigan, kapag ka po ang nangangaral at tagapagturo sa inyo, ay ang paliwanag. Bahala na ka. Basta't meron ka namang isa sa pito. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Siya'y magpapatawad. Gusto po kayo? Mabuti naman. Salamat ng marami sa ating mahal na kabataan na nag-alay sa atin ng awitin. Ang tema natin sa susunod na mga gabi, sa ating pag-aaral gabi-gabi, ay tanging pag-asa. Tanging pag-asa sapagkat ito ay karugtong ng mga nauna nating mga series dito sa Manila Center at doon sa Dusit Hotel na may kinalaman sa pag-asa. Tanging pag-asa sapagkat maraming mga tao ngayon ang naghahanap at nawawala ng pag-asa. Sa gabing ito, partikular nating tatalakayin ang tema ng tunay na pag-asa. Saan ang gagaling ang ating pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin ay walang kapag-apag-asa? At ano at saan natin matutuklasan ang tunay na pag-asa? Si Mel Gibson ay tinanghal na pangunahin sa mga tanyag. Sangayon sa Forbes magazine, siya ay kumita ng mahigit na 300 million. Dahilan sa kanyang mga pelikula, dahil hindi lamang siya producer, siya din ay actor at siya ay box office king. Ang kanyang pelikulang The Passion of the Christ ay kumita siya ng halos 300 million worldwide. At yun ay sarili niyang income dahil ang total income ng The Passion of the Christ ay humigit kumulang sa 700 million. At yung more than 300 million ay napunta sa sariling bulsa ni Mel Gibson. Yung Passion of the Christ ay dinumog ng maraming tao hindi lamang dahil sa multi-million na puhunan sa pagsasadulan nito o di kaya naman dun sa mga visual effects. Dinagsa ng napakaraming mga tao ang Passion of the Christ sapagkat maraming mga taong naghahanap kay Kristo. Naghahanap ng tunay na dahilan sa mundong ito at inahanap nila saan nila masusumpungan yung pag-asa na hindi nila masumpungan sa salitang ito. Sa ngayon kay Blaise Pascal, mayroon noon sa tao na tunay na kaligayahan na ang nalalabi na lang ngayon ay basyong pinipilit niyang punuing walang saysay ng lahat ng bagay sa kanyang paligid. Subalit ang walang ilalim na bangin ay mapupuno lamang ng walang hanggang bagay ng Diyos lamang. Napansin niyo ba ang mga tao ngayon, sinisikap nilang punuin ng kung ano-anong bagay ang kanilang buhay sa pagsisikap nilang maging maligaya at maging masaya? Pero kahit na anong dami ng cellphone ng mga tao ngayon, kahit na palit ng sasakyan, akala nila kapag ka na-depress sila, pare, pumunta ka lang sa mall, matatanggal ang depression mo. Kapag ka yung mare ay nadidepress o na-stress, bumili ka lang ng bagong damit, matatanggal yan. Pero yung mga pinapalit na damit, mga bagong gadgets, mga bagong kasangkapan, pansamantala lamang yung idinudulot na kaligayahan at yung tinatawag nating satisfaction. Sapagkat mayroong puwang sa ating mga puso na hindi kayang punuan ang kotse, hindi kayang punuan ng mga PhDs, hindi kayang punuan ng mga kasangkapan o ng magagandang gadget o cellphone, hindi kayang punuan ng sasakyan. May isang bagay na kulang sa ating buhay at ang tanging makalalagay dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay sa gabing ito, ating bubuksan ang mga pahina ng banal na kasulatan. Ating aalamin ano ang itinuturo ng Biblia may kinalaman sa paghanap natin sa pag-asa. Ang mga tao may hinahanap na dalawang bagay in general. Unang hinahanap nating mga bagay ay mga bagay na pansamantala. Mga bagay na pansamantala. At yung pangalawa ay mga bagay na may kinalaman sa walang hanggang paghahanap ng mga tao. Ano yung mga bagay na pansamantala, mga kapatid ko? Una, yung paghahanap sa pansamantala, pag-aari. Sabi sa Lucas Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 15, may isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana." Out of nowhere,
may lumabas na tao samantalang nagtuturo ang Panginoong Jesus. Sabi niya, Guro, pwede ba sabihin mo sa kapatid ko, hatian niya ako sa mana? Hindi natin alam ang eksaktong kwento, pero ito ang tugon ng ating Panginoong Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo? Nung panahon nila, ay ginagawa nilang arbiter o tagapamagitan ang mga guro o mga teachers. Pero parang na-disappoint yung lalaki sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, sino ang nagsabi sa akin na akong mga magiging tagahati sa inyong dalawa? At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang ito sa verse 15. Sinabi niya sa kanila, tingnan at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman. Sapagkat, come on, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ginawang maliwanag ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagapakinig at sa taong ito, it's not about what you have and what you do not have. Eh kung hindi tungkol sa kasaganaan ng mga bagay na nasa sa iyo, saan nakapaloob yan? Ang sabi niya sa verse 16, nagsabi siya ng isang talinghaga para ipaliwanag yung kanyang sinabi. Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana, ang sabi niya. Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbaka ng aking ani. Maganda po ang problema nitong lalaking ito. Wala siyang mapaglagyan ng kanyang mga inani. Kaya ang sabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. So, ang hinahanap lamang niya, bagkos na sana i-share niya o ibahagi niya yung sobra-sobra na sa kanya. Alam mo, ang mga Pilipino, kadalasan, narinig ko dun sa aming probinsya, huy, ipamigay mo na yan kasi baka mapanis. Ibigay mo na yan kasi hindi na natin ginagamit o hindi na natin kailangan. Parang ang mga tao magbibigay kung hindi na niya kailangan. At ito ang problema ng lalaking ito. Sabi niya, ganito gagawin ko. Magtatayo pa ako ng mas malaking lagayan, mas malaking bodega para noon maimba ko yung aking mga pag-aari. So yun ang kanyang okupasyon. Yun ang kanyang ginagawa. Ang tanging niyang hinahanap at iniimpok ay pag-aari dito sa lupa. Ano pang hinahanap ng tao na pangsamantala? Kasiyahan, di ba? Yung mga tao ay naghahanap na maging masaya. Kaya pupunta yan sa kung saan-saan, gagawa ng kung ano-ano, at di yan maggusto lang talaga nila maging silang masaya. Sabi sa Lucas 12:19, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kausap niya po yung sarili niya, mga kapatid ko. Kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Yan po yung tinatawag nating Epicurean theory. Eat and drink and be what? Be merry! Magsaya lang tayo! Anong share-share? Anong Diyos-Diyos? Anong pray-pray? Anong simba-simba? Kumain ka, nasutuwa ka, okay na yun. Maligaya ang buhay sapagkat yan ang nasa isip lamang niya. Again, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid at mga ginigiliw naming taga-subaybay, ang hinahanap ng taong ito ay pangsamantala lamang. Kilala niyo po ba si Haring Solomon? Alam ko, kahit hindi kayo sumagot, sa likod ng ulo ninyo, kilala niyo ang Haring Solomon na ito. Kung may maiisip kayo na taong pinakamasaya, dapat siya. Dapat si Haring Solomon. Sapagkat si Haring Solomon, ang sabi niya sa Ecclesiastes 2, talatang 10, at anumang ninasa ng aking mga mata, ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Sabi ni Solomon, lahat yan, name it, I've tried it all, I've done it, ginawa ko lahat yan para noon maging masaya ako, sabi niya. Lahat yan, sinubukan niya at mamamangha naman kayo sa ginawa niya. Ginawa niya yung kanyang upuan, solid na ginto. Siguro masaya na siya doon. Pero hindi pa rin siya naging masaya. Naglagay pa siya ng mga solid na ginto ng mga leon doon sa kanyang daraanan. At para magi siyang masaya,
siya ay mayroong 700 asawa, boys, mga taga-subaybay naming mga lalaki. Hindi ho ba kayo liligaya nun? 700? Hindi po ho tapos yun. May 300 pa siyang mga concubines. Parang maganda sa English. Pero ang Tagalog ho nun, kabit. 300. 1,000 babae. Mga lalaki, hindi ka ba mag-iisip na ang swerte ng taong ito? Napakaswerte itong Solomon na ito. Ginto ang upuan, ginto ang dinadaanan. At ang sabi niya sa kanyang salita, hindi ko ipinagkait anumang bagay na ikasasaya ko. Wala siyang pinigil sa kanyang sarili. Lahat yon ay pinaggagawa niya. Well, maiisip niyo, masaya na kaya siya? Alam mo, ang tao kapag tumatanda, nag-iisip-isip. At nakakapag-isip ka ng medyo malalim-lalim na bagay. Si Solomon ang medyo tumanda na siya. Nang nasubukan niya ang inaakala niyang magpapasaya sa kanya, mga bagay na tinatangkilik, mga babae, mga pagkain, mga inumin, mga gawain, name it all. Sinubukan niya lahat. Ito ang sabi niya, tingnan natin kung masaya siya. Ecclesiastes 2:16, sapagkat kung paano sa pantas, gayon din sa mangmang, walang alaala magpakailanman, dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. So anong sabi niya? Sa gayoy ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin. Ako po, si Brother Egan ay Tagalog. Sa amin iba yung malungkot, sa malungkot na malungkot, sa totoong nalulungkot, sa sadyang malungkot. Si Solomon ay hindi nalulungkot. Si Solomon ay namamanglaw. Malalim yung pinagkukunan ng kanyang kalungkutan. Ang sabi niya, hindi na ako nalulungkot. Ang buhay mapanglaw sa akin. I was just so grievously sad. Dapat masaya na siya, di ba? Sinubukan niya lahat ng material na mga bagay, pero ang sabi niya, hindi siya masaya. Bakit daw? Sapagkat lahat ay walang kabuluhan, at nauuwi sa wala. Nakakita na ba kayo ng kotseng hindi nasira? Bahay na hindi nabulok? Pera na hindi nawala? Nakakita na ba kayo ng pagkain hindi napanis? Nakakita na ba kayo ng salaming laging gumagana? Television laging umaandar? Electric fan laging umiikot? Ilaw na laging may sindi? Nakakita na ba kayo ng bangko na laging nakatayo? Higaan na laging yung nahihigaan? At yun ay mananatili magpakailanman. Nakakita na po kayo. Kahit hindi kayo sumagot, iisipin ko, hindi pa rin kayo nakakakita. Dahil maraming mga bagay nang pinagsikapang sadyain ng mga tao na akala niya ililigaya, di ba? Naunang cellphone lang, yung may sungay, 5110. Tapos kung meron ka nun, parang feeling mo, artista ka na. Kasi maraming tao nun, ang cellphone, analog. Yung nakakatanggap ka lang ng tawag, minsan hindi ka makatawag. Nung lumabas yung 5110, yung may sungay na cellphone, aba, nang lumabas bagay yung 3210, yung parang spaceship, black and white lang yon. Pero kung meron ka nun, akala mo rockstar ka na. Kasi latest yun eh. Pero ngayon, kung ikaw ay may 5110, o di ka naman ay 3210, feeling mo kawawa ka. Bakit? Madali ang ma-face out, nawawala lahat yan sa uso o sa modelo. Kaya sabi ni Solomon, lahat yan, pinagtanim ko, walang kabuluhan. Nakuhanan ko ito sa may Rojas Boulevard. Naalala nyo ba noong mga panahon na simple lang ang pangarap nyo? Gusto nyo lang ng isang ternong sapatos at saka isang maayos na pantalon o di kaya naman isang basong ice cream? Pagkatapos naging komplikado masyado ang buhay, naganap ka na ng sasakyan, naganap ka na ng malaking bahay, naganap ka na kung ano-ano, until masubukan mo sa sarili mo, hindi pala yun talaga ang masayang bagay. Buti pa yung mga bata, kung may merong ice cream, masayang-masaya na sila. Kilala niyo ho ba yan? Of course, may pangalan, ano? Si Michael Jackson, iisipin mo siguro, yan, swerteng tao yan. Kasi yan, napakaraming pera. At saka kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng napakaraming mga tao. Sikat yan, rockstar, superstar. Pero alam niyo po ba ang sabi sa isa sa mga interviews niya, ang sabi niya, kailan may
hindi ako naging masaya sa buhay ko. Wow! At halos malaglag tayo sa bangko, siya hindi masaya. Hindi pala siya kontento sa kanyang buhay. Alam niyo ba ang kanyang iniinom na anesthesia araw-araw para wag niyang madama ang sakit? Kaya nagpapalit siya ng buhok, nagpapalit siya ng ilong, nagpapalit siya ng muka, nagpapalit siya ng kulay, nagpapalit siya ng kasarian. Dahil ang tangi niyang isinisigaw, hindi ako masaya. At yung iniisip niyo na akala niyo ay gusto niyong maging ako, hindi yon ang tunay na kasiyahan. Nagagets ba natin siya? Naunawa natin ang mensaheng sinasabi niya. Yung mga gimmick-gimmick, ang dami dito sa Metro Manila, may Nirvana, mga disco, pub house, pumunta ka dyan. Mga giniba na nga nila yung maraming gimmickan dyan, pero marami din silang itinayo. Dahil ang iniisip nila, kung mag-gimmick-gimmick sila, mag-dancing-dancing sila, magpamadaling araw sila dyan, pare, okay to. Dude, the best. Pero pag-uwi mo, ano nangyayari sa'yo? Mga taga-Metro Manila, mga taga-subaybay namin sa internet, pagkatapos na ikaw ay malasing, pagkatapos na ikaw ay magpakasaya at sumayaw at kumendeng at gumiling-giling, pagkatapos kang magshabu, pagkatapos kang magmariwana, pagkatapos ka na gumawa ng kung ano-ano, ano ang nangyari sa'yo? Pag may sakit ka na sa baga, masaya ka? Pag may hangover ka na, masaya ka? Pagka nakasuntok ka na hindi mo dapat suntukin, masaya ka? Pagka nakasakit ka, namura mo ang magulang mo dahil lango ka sa kung ano-ano, pagkatapos nun, sabihin mo sa akin, masaya ka? Tanongin niyo yung mga nakakulong, mga ganun ang pinagagawa. At yung magagaling umiwas na hindi pa nakukulong, tanongin niyo kung masaya sila. Aamin sila sa inyo. At kayo po ng mga taga-subaybay namin ngayong gabi, na hanggang ngayon ay hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay na iniisa-isa ko ngayong gabi, sa mga bagay na aking binabanggit, hindi po yon ang tunay na kaligayahan. Sa Metro Manila, sa mga eskinita natin, makakakita ka ng mga ganyan, o, yung nasa screen natin, mga rugby boys. Pag tinanong mo sila, marami ako nakikita dito, ito na po ang kaligayahan namin, kuya. May mga nagpapatato, pinapabago ang mga katawan, pinapabago ang puwet, pinapabago ang ilong, pinapabago ang buho, pinapabago ang kung ano-ano sa kanilang katawan. At kung hindi mababago, lalagyan nila yan ng kung ano-ano. Ang dahilan? Para mas masaya. Huwag ka lang mga killjoy, kasi masaya dito. Pero kapag ka hindi na sila matanggap sa trabaho, pagka nabulok na yung pinapalit nila, tanungin mo nga kung masaya. Hindi po natin kinukundi na yung mga nagpapapalit at nagpapabago ng kanilang mga katawan. Yung may itim na buhok, gagawing puti. Yung may puti, gagawing itim. Yung pango, patatangusin, lalagyan ng kung ano-ano yung ilong. Akala nila, sasaya sila. Yan. Tingin ko, hindi din masaya yan. Malamang sa bilibid yan, nalagyan ng mga ganyan. Binabago kung ano-ano yung lalagay sa katawan para maging masaya. Yung iba naman, nagbibisyo. Kasi doon sila nakakasumpong ng kasiyahan. Pero ang sabi ng isang kanta ng isang sikat na male band sa United States of America, ang title ng kanta na, I Can't Get No Satisfaction. Napansin niyo ba yung mga bumibili ng motor? May motor ho ba kayo? Papapalitan nila ng gulong yan, gagawin nilang mags. Kung mags na yan, pababaguhin nila ng kulay. Papalitan nila yung manibela. Kung nagmumotor kayo, ang tawag doon, siniset up. At kung may palitan ng manibela niyan, kailangan palitan din yung ilaw. Palitan lahat yan. Hanggang yung motor mo, hindi na mukhang motor, kagaya ng binili mo. Sinet up. Kasi ang tao hindi nasasatisfied. Ang tao ay hindi nasasapatan ang kanyang malalim na pangangailangan na yung pangangailangan niyo na hindi kayang punuan ng material na mga makukuha niya sa mundong ito. Sabi ni Augustine, nilalang tayo para sa Diyos at ang ating mga puso ay walang kapahingahan hanggang magpahinga tayo sa Kanya. We are created by God and our hearts are restless till we find rest in Him. Alam mo, kaibigan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, mga kapatid natin dito sa Manila Center,
at mga nandito na nakikinig sa ating pag-aaral, ang ating puso hindi mapapahinga hanggang masumpungan natin ang tunay na pag-asa, ang tunay na kailangan ng ating mga buhay. Dahil sa paghanap natin ng mga bagay na pansamantala, yan ay nawawala. And so may nahanap pa tayong mas maigi, mas maganda, mas maayos kaysa sa kung anong meron na tayo. Yan ay paghanap sa walang hanggan. Anong paghanap sa walang hanggan? Paghanap sa buhay. Di ba yung mga tao dito sa Metro Manila, agagising. Tapos, gabi na uuwi, gabi na tutulog. Tanangin mo kung bakit. Sabi nila, naghanap buhay. Naghanap buhay araw-araw. Nakahanap ba talaga ng buhay? Kung nakahanap ng buhay, bakit kaya namamatay? Hindi kaya mali ang kanilang hanap buhay? Hindi kaya mali at hindi talaga buhay ang nahanap nila araw-araw, kundi pansamantalang buhay lamang? Sabi sa Lucas 12:20, ngunit sinabi ng Diyos sa kaniya, yung pinag-aaralan natin ngayong gabi, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mahirap magtanong ng Diyos, no? Ang Diyos pa naman pag nagtanong, alam niya din ang sagot. Pero ang Diyos, minsan lang ho nagtatanong sa Biblia. Pero kapag ka nagtanong siya, obvious. Obvious. At saka, natutulala tayo sa tanong niya. Sabi niya, saan mapupunta yung mga bagay na inihanda mo? Aber, sige, pagkasihin mo lahat yan sa kabaong mo. Siksik mo lahat dyan. Pero ang totoo, pagka inilagay mo lahat dyan, wala ka naman ang mapaglagyan sa kabaong mo. So either yun na lang ang ilibing mo o hindi ka malibing. Hindi mo maisasama yan sa iyong kabaong. Hindi mo maisasama yan. Pag namatay ka, wala. Yung damit mo lang na suot, yun lang ang madadala mo sa libingan. Kaya kailangan nating maghanap ng mas mabuting bagay. Mas mainam na bagay, mga kapatid ko. At nangungusap ako sa inyong mga puso. Baka kasi pag-uwi natin, kung ano-ano na naman talaga, ang hahanapin natin. Ang sabi sa Juan 4:14, datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Hanggang madama natin yung pangangailangan natin na uminom ng tubig ng buhay. Hanggang magpahalaga tayo sa mga bagay na walang hanggan. Hanggang makilala natin na, kagaya ng babaeng itong sabi niya, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Hanggang madama natin yung pagkapagod sa buhay na ito. Hanggang madama natin na ang pinakamalaki nating pangangailangan ay hindi yung pang-araw-araw na pinagkakaabalahan natin, kundi si Jesus. Saka tayo magpapahalaga sa buhay na walang hanggan. At yung babaeng yon ay hindi nabigo. Pinainom siya ng Panginoong Jesus ng tubig ng buhay na walang hanggan, na bumubukal, kaya ipinahagi din niya ang kanyang natuklasan. Ang nasumpungan niya, walang iba, kundi si Jesus. Sapagkat naghahanap siya ng tubig na pansamantala, ang ibinibigay ng Panginoon na tubig ay tubig na pangwalang hanggan. Ang kanyang mga salita at ang Panginoong Jesus mismo, mga minamahal kong mga kaibigan. Si Cory Aquino, kilala niyo ho siya? Nang i-launch ang libro ni Ninoy, ay tinanong siya ng mga reporter, Tita Cory, ano pa ho bang mahihiling niyo sa buhay niyo? Fulfilled na kayo. Nandiyan na yung libro ni Ninoy. At pagkatapos ngayon ay successful naman ang inyong mga anak. Nagbabait na si Chris. May mahihiling pa ba kayo? Sabi niya, gusto ko lamang ng mas marami pang panahon para makapaglingkod sa mga tao. Para makita ko yung aking apo ng si Baby James. Para makita ko pa ang resulta ng demokrasya. Ang hindi alam ni Cory, yung dinadalaw niyang puntod ni Ninoy, makalipas lamang ang halos 2 taon, ay doon din siya malilibing sa Manila Memorial Park. Mga minamahal na mga kapatid.
Sana kung maiiwasan lang ng tao na mamatay, no? Kung alam lang natin na mahaba pa ang buhay natin at magtatagal pa tayo sa mundong ito, siguro, iba ang gagawin natin. Paano kung alam mo, hanggang bukas ka na lang mabubuhay? Siguro, hihingi ka ng tawad sa mga kaaway mo. Siguro, magiging mapatawarin ka ngayon. Siguro, mas magiging mabait ka. Siguro, magbabasa ka ng Bible. Siguro, magdamag, magpe-prayer marathon ka na lamang. Eh, ang problema, hindi natin alam kung may hanggang bukas pa tayo. Pero, winawaldas natin ang buhay natin sa kung ano-ano. At ang akala natin, yun ang buhay. Akala natin, yun ang pinakamaigi at pinakamaganda. Ano pang hinahanap natin? Hindi lang buhay. Hinahanap din natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo yung malungkot na konklusyon ng Panginoong Jesus doon sa mayamang lalaki. Sabi niya, ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. How sad! At para isipin na yung mga salitang yon ay galing sa ating Panginoong Jesus mismo, ganito daw ang mangyayari ng nag-iimpok ng kayamanan para sa sarili. Sa harap ng Panginoong Diyos, siya isang maralita, siya isang dukha, siya isang aba at kawawa at bulag at walang damit. Naalala niyo pa ba noong unang sabi nila ay nakaapak ang mga tao sa buwan? Kinuna nila, papaalis sila ng buwan, kinuna nila ng medyo nasa outer space pa sila, kinuna nila ang mundo. Ito ang kauna-unahang picture, mga kapatid ko at mga taga-subaybay, ng earth, ng mundo. Kuha, mga kapatid ko, ng unang nag-explore sa buwan. Si Neil Armstrong ang kumuha nito. Yan ang ating mundo. Yan ang kauna-unahang kuha ng ating mundo na ipinadala dito sa ating planeta na nakita natin kung ano meron tayo. Di ba yan ang mundo natin? Hindi naman kita yung mga kotse nyo, no? Hindi natin kita yung mga bahay nyo. Hindi natin kita yung mga matatayag na building dito sa Makati. Hindi nakita yung mga pinagmamalaki ng mga tao, yung mga pinagkakabalahan sapagkat sa mata at sa paningin ng ating Panginoong Diyos, yung mga bagay na kala natin mahalaga, magaling, malaki, the best, ang laki ng building, humaharurot ang sasakyan, ang tutulin ng kanilang mga motor. Pare, tingnan mo ang bahay ko, tingnan mo ang aking ride. Woo! Pag tiningnan mo pala sa mata ng ating Panginoong Diyos, wala. Tingnan nyo, nasaan? Wala eh. Kaibigan, yung bagay na pinapahalagahan natin araw-araw at pinag-uukulan natin ng lakas at panahon sa mata ng ating Panginoong Diyos, halos wala. Kaya pala, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Napansin niyo ba yung salitang muna? Yung kanyang prefix na M, mauna. Pero si Northcott ginawang muna. Ang talagang salita doon o root word ay una. Sino daw ang uunahin na hanapin? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Simula ng 2008, crisis daw tayo. Kaya kailangan doble kayod, magtitipid, kung ano-ano gagawin. Pero may pinapayo ko sa inyong lahat ngayong gabi, sangayon sa salita ng ating Panginoong Yesus. Bakit hindi tayo bumalik sa salita ng Diyos? Bakit hindi natin pakinggan ang sabi talaga ng manglalalang? Ang sabi niya, hoy, hindi yan ang solusyon. Hanapin muna! Yung iba, saka na ako sisimba, pastor, maganap buhay muna. Hayaan mo, pastor, pagka nakatapos na yung anak ko sa kolehiyo, pastor, pagtapos na yung bahay, may inuhulugan pa ho kasi kami, kaya hindi kami makadiretso ng pagsamba. Hindi kami maka-church ngayon, wala kami panahon sa religion. Sabi naman ng ibang mga sosyalista, kasi busy kami sa paghahanap buhay. Pakinggan natin ang sabi ng ating manlalalang, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Subukin po natin siya sa kanyang mga salita. Kung hindi niya
tototohanin ang kanyang sinabi. Sabi ni C.S. Lewis, sa pagtatapos ng kanyang aklat na The Mere Christianity, ay ganito, hanapin mo ang iyong sarili at ang matatagpuan mo lamang ay kamuhian, kalungkutan, kasawian, kagalitan, kabulukan. Ngunit hanapin mo si Kristo at matatagpuan mo siya at kasama niya ang lahat ng iyong tunay na ninanasa. Hanapin mo si Kristo at masusumpungan mo siya at kasama niya ang lahat ng tunay, yung talagang mahalaga na iyong ninanasa. Kaya palang sabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 55:6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal po naming mga taga-subaybay sa internet, ang Panginoon ay ating masusumpungan. Hindi po siya malayo. Ang Panginoong Jesus ay tunay na malapit sa bawat isa sa atin. Siya po ang tunay nating kailangan. Nakapagkawala siya sa ating buhay, maniniwala kayo dahil alam niyo na kulang ang ating buhay. Hanapin natin ang ating Panginoon sapagkat siya ay hindi malayo. Siya'y malapit sa mga taong makasalanan. Siya'y magpapagaling sa mga taong may sakit. Magbibigay ng pag-asa sa walang pag-asa. Kaligayahan sa mga nalulungkot. Magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong namamatay. Magbibigay ng paningin sa mga taong nagbubulag-bulagan. Magbibigay ng tunay na pag-asa. At ang pinapangaral ko sa inyo ngayong gabi, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus, sapagkat si Jesus ang ating tunay na pag-asa. At si Jesus ang ating tunay na kaligayahan. Si Jesus ay malapit lamang sa ating lahat ngayong gabi. Si Jesus ang siya nating tanging pag-asa. Inanyayahan ko po kayong lahat na tumayo, tayo po yung mananalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin at tagapagligtas, narito po kaming lahat sa iyong banal na harapan. Kasama ko po ang aking mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Di sasala, Panginoon, sinubukan at sinusubukan pa ng iba na maghanap ng pag-asa at kaligayahan sa mga bagay ng sanglibutan. Sa mga bagay na pansamantala. Sa gabing ito, Panginoon, isilid niyo po sa aming mga puso ang bagay na totoong mahalaga, ang masumpungan namin si Jesus at ang kayamanan na taglay-taglay niya na tunay naming kailangan, ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang pag-asa. Sa gabing ito, Panginoon, aming itinatalaga ang aming mga sarili sa aming Panginoong Jesus. Sa loob ng darating pang mga gabi, aming hahanapin ang pag-asang ito. Aming tatanggapin ang pag-asang ito. Aming pagyayamanin ang pag-asang ito. Pauwi niyo po sana kami, taglay namin, ang inyong mahalagang bendisyon at pagpapala. Na ito pong lahat ay aming idinadalangin at sinasampalatayan ng aming tinanggap. Alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.